Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po'y natutungkol sa mga 10 piso low minted valuable coins. Yan, ito yung mga valuable coins na yan eh. At saka tatalakayin rin po natin yung ano, i-anunsyo ko yung ano, yung ating bagong FB page. Yan. Meron tayong bagong FB page eh. Tinulungan ako nung anak ko eh. Siya raw ang tatanggap ng mga baryang gusto nyong isend dun sa ating bagong FB page. Tapos sabay pwede nating i-display yan dito sa aking YouTube channel para makita ng mga taga ibang bansa. Baka may mga collector sa ibang bansa, tsaka dito na rin sa Pilipinas, may mga collector, kung baka makursunodahan yung mga coins nyo. Eh, hindi ko pa naman po mabibili kasi, syempre, masyadong marami ang coins eh. Yan ang problema natin eh. Yung bibili ng mga coins, pero mabalik muna tayo dito sa ating tatalakay na 2001, 2002, at tsaka 2005 na 10 piso. Ito po kasing mga 10 piso to, ano po ito ha? Low minted po. Yan. Valuable coins po yan. Magiging valuable po yan pagdating ng araw. Mangyari, kaya magiging valuable yan kasi ito eh. Yung kanyang taglay, nakatangian. Ito, yung kanyang likuran, yung 2005. Oh, titignan niya po ha. Ganyan po yung likuran niya. Mga valuable po yan. Titignan po natin yung ano. Yung kanyang minted sa Numista. Low minted po yan. Ito, yung 2002. Excuse me po. Yan. Dumigay pa, no? Yan. Ito naman, yung 2001. Ano, pointed star po to. Ito, pointed star. Yung isa, extra sharp pointed star. Ito, yung kanyang mga malalaki ang ano, malalaki ang cogwheel na 2005. Titignan po natin yan sa Numista. Yan. Ang 2002, 2001, at 2005, magiging valuable po yan pagdating ng araw. Mas mababa pa ang ano yan, ha? Yung iba, mas mababa pa ang kanyang ano, ha? Mas mababa pa ang kanyang minted sa ano, sa dun sa 2009. Yung 2009, 4,000 pesos eh, no? 4,000 pesos na ang bilihan nun. Ito, pagdating po ng araw, magiging ano to, magiging valuable po yan pagdating ng araw. Pag hindi na natin ginagamit, hahanapin na ng mga kolektor yan kasi kaya hindi pa nila gaano hinahanap yan kasi meron pa silang na-hunt. Pero pag wala na talaga silang makita niyan, yan, hahanapin na nila yan. Mamimili na. Tingnan natin sa Numista. Sa Numista, ito ang kanyang ano. 2005. Ayan. Yung 2005, napakababa po ng low minted. Nahin na natin 2005. 0.3, no? 0.3% reverse 2. Ayan, 2005. Ayan. Yung reverse 1C, ano siya eh? Reverse 1C, ang minted niya eh, 13%. Ang dami nag-submit oh. Ito, 0.3% lang. Tapos titignan natin yung 2009 ha. Yung 2009, ayan po yung 2009 oh. 0.7%, ibig sabihin mas mababa pa. Kung 4,000 ang bilyon nito, pagdating ng araw, 2,005, eh, tataas pa po ang presyo niya, ha? Ayan, oh, nakita niyo po, ha? 0.7%. Yung 2,005, 3%. 0.3%, kaya napakababa, ho. Yan, ibig sabihin, magiging valuable po yung coins na yan. Yung reverse 2B, yung isa, reverse 1C, eh, no? 13%, eh. So, ito, 0.3, 2009, 0.7%. Ayan, para makita natin mabuti. Tandaan natin, 0.7%. Mas mababa yung 0.3, no? Dadako naman po tayo sa, ano, dun sa 2001. Ayan. Ito yung 2001. Ito po yung ating, ano, 2001 na reverse 1B. Ayan, pointed star. Rare po yan, ha? Reverse 1B. Kung meron po kayo niyan, halos kamukha rin nung ano, no? Nung 2005, 0.3%. Yan. Hirap hanapin niya yung ano ha, pointed star. Pakikita ko kung paano yung pointed star. Doon naman tayo sa 2002, no? Yung 2002, 0.5%. Ano? Yung isa, 29%, no? Yung sa 2000, ilang percent yung ano? Yung sa 12%. No, 12% yung reverse 1A. Ito naman, 0.3.
Reverse 1B, 0.3, no? Ayun, no? 12%. Tapos, dun sa 2002, 0.5% pala, no? 0.5%. In 2008, ano rin, no? Low minted rin yun, alam ko, eh. Yan, no? 0.5%, reverse 1D. Pasadaan nga natin 2008. Yung 2008 kasi, medyo nagkaroon ng usapin dito, eh. Ito. Ayun, 0.8%, tapos 2%, mas bababa yung 2008. Pero ang naging usapin po dyan, mas mahirap daw hanapin itong 2008 na to, ha? Reverse 2A, ha? Sinasabi po ng ang mga kaibigan natin, eh. Ibang kaibigan natin, ibang nangungulekta ng coins, mas mahirap pong hanapin yung 2008 reverse 2. Yan, wala pa ako niyan, eh. O, mabalik tayo rin sa ano, no? Doon sa 2005, no? 0.3%, yung malalaki ang cogwheel, no? Yan. Yung 2001 naman, no? 2001, reverse 1B. Pointed star yan, pointed star, 0.3%. Kamukha niya lang yung 2005, no? Sa 2002 naman, yan. 2002, reverse 1D, 0.5. Yan, kung meron po kayo, magiging valuable po yan pagdating ng araw. Yan, silipin natin yung ano, yung pointed star dito ng 2002. Okay, ito po ba? Ano po? Medyo, kalinawin natin yung camera. Ayun, matutulis yung ano, ha? Matutulis yung kanyang star. Sa 2000 rin, 2001 rin, kung matutulis ang star, yan. Isa kasi plumera, eh. Ayun natin. Lumalabo, yan. Ayun, oh, yung pointed star, oh. Okay po, ha? Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon. O, dumako naman po tayo doon sa ating FB page. Ayan. Itong FB page, tutulungan tayo ng anak ko, eh. Yung anak ko, tutulungan tayo. Ayan po ang ating FB page. Ah, yan. Ang mga barya, yan po ang ating FB page. Yan po, dyan po kayo magsasend ng mga picture, ha. Kabilaan po, yung malinaw po ang isa inyong picture, ha. Tapos yung description, kung error o common coins or variant. Yun, tapos pangalawa, yung pangatlo, yung presyo. Ha, pangatlo, presyo. Tapos, yung sa ano naman, ilagay nyo rin po yung FB account nyo para malaman kung saan kayo kukontakin kapag ano, kapag may nakakursunada sa ano ng inyong mga coins. Igagawin po natin ng reaction video yung kanyo, reaction video yung inyong mga isi-send ng mga ano, isi-send ng mga barya kasi siyempre natutulog lang yung mga barya nyo, wala nakakakita, eh. Kaya po ako gumawa ng FB page para makita naman po ng ibang mga taga-ibang bansa. Tsaka dito na rin sa Pilipinas, makita po nila yung inyong mga barya. Kung sa ano, eh, collection mo, ipagbibili mo. Sa, oh, ipagbibili nyo yung collection nyo, yan, pwede po kayo mag-send dito. Yan. Kayo na pong bahala mag-usap nun. Sabihin nyo lang po kung magkano presyo, tsaka yung description, kung error, kung common coins, o kung old coins ba yan. Tapos yung FB account nyo, sakali man, ha? Sakali man, kasi swerte yan pa rin dyan kung talagang may magkakakursunada. Sakali man may magkagusto rin sa coins nyo, kukontakin kayo. Ilagay nyo po yung FB account nyo para alam kung saan kayo kukontakin. Bahala na kayo mag-usap ron. Basta ako, ang gusto kong maitulong sa inyo, eh maghahanap tayo ng buyer. Kasi nga, yung mga buyer ang ano natin, eh. Ang problema talaga natin, eh. Yung mga buyer, kasi kailangan yan, yan rin ang nakikita ko. Totohanan lang po. Yan po talaga ang katotohanan. Konti po talaga yung mga namimili ng barya. Pero kung makakatulong po itong aking FB page sa inyo na malaman ng ibang mga kolektor, kaya kolektor sa ibang bansa, malaman nila na meron palang ganitong ano, meron palang ganitong channel, no? Na ano, na merong naka-display kung magkano ang ano niya. Pero ako po, wala po akong kikitain doon kasi namamagitan lang po ako. Ang pamamagitan ko, eh, tutulungan ko lang po kayong makita ng ibang mga kolektor ang inyong mga barya kesa nakatago po yan sa inyo. Yung po ang aking naisip na nakabuga sa ano, eh, solusyon. Naisip na aking solusyon para sa pangungulekta ng coins para mayroon namang makakita ng ibang inyong mga coins. Siyempre, natutulog lang yan, eh. At saka isa pa po, ha. Ito, si Mary Grace ang ano, eh. Yung anak ko, si Mary Grace, yan. Si Mary Grace Segovia. Si Mary Grace Segovia, eh, siya po ang tutulong sa akin para
Kasi siya mag-edit-edit ng mga nag-edit-edit ng mga ano ko eh, ng mga iba-vlog ko eh. Tutulong po siya sa akin eh. Ang hiling ko lang po sa inyo eh, i-search niyo po yung pangalan ni Mary Grace Segovia at mag-subscribe na rin po kayo para sipagin. Kasi pagdating ng araw, baka siya rin po eh tumulong siya, i-display niya rin po yung inyong mga coins na isi-send. Siya po ang ano niyan eh, ang tatanggap po niya. Kaya kung ano man po eh baka naman pwede kayong i-search yung pangalan ni Mary Grace Segovia sa YouTube. Tapos, at pwede kayo mag-subscribe. Ayan. Meron siya 40 subscriber eh. Gawin natin ano yan. Gawin natin maraming subscriber. Ano lang po yun ha. Pakiusap ko po sa inyo. Hiling ko lang po sa inyo. Para tulungan lang po. Ayan. Ako po. Ito po yung saan natin ha. FB page natin ha. Yan po. Ang mga barya, i-search nyo lang po yan. Wala pa pong ano yan ha. Wala pang nagsisend dyan. Pag may nag-send diyan, i-vlog ko 'yan. Iaano ko po 'yan. Iaano ko sa YouTube channel ko ang mga barya nyo. Para siyempre may mga nag-aano eh. May mga nagko-comment. Paano po ba mag-send ng picture sa inyo? Siyempre, kung saan yung ma-send mo lang ba yung picture mo eh napakalaking bagay na po. Hindi man po ako ang bibili ng inyong mga barya eh ano, yung iba baka makita nila. Sakali man, swerte yan pa rin po. Ang mahalaga eh may makakita ng inyong mga nakatagong barya, yung mga valuable coins. Bagay yung mga ano ha, yung mga coins rin po, mga common coins na hindi na natin ginagamit, yung mga old coins, yan, nabibili rin po yan. Huwag nyo na lang po pakakataas ang presyo eh, kasi ang presyong eBay, napakataas po. Pero sa eBay naman, merong nagbebenta ng mataas, meron din nagbebenta ng mura. Pero pagka syempre, pag mura, mas nabibili kasi yung mga collector, alam niyo po yung mga collector sa ibang bansa eh gustong-gusto nila yung binili nila ng mura tapos sabay maiaano nila magagawa nila ng paraan para ipagbili ng mas mataas naman. Ganun po kasi sa pamumulekta ng coins eh. Okay po ha? O wag niyo pong kalilimutan ha. I-search niyo lamang po ang pangalan ni Mary Grace Segovia sa YouTube at mag-subscribe po. Paramihin natin ang subscriber ni Mary Grace Segovia. Bali siya po ang editor ko eh. Mahirap kumuha ng mga editor, alam mo eh. Anak ko 'yan eh, si Mary Grace eh. O siyempre, doon sa ibang viewers natin, sa mga karancho ko. Baka naman pwede nating i-search yung ano, pangalan ni Mary Grace Segovia at mag-subscribe tayo. At tutulungan niya tayong magano eh. Maglathala ng kanya ng mga ipagbibiling coins, yan. Siya yung ano eh, siya yung tatanggap niyan eh. Okay po ah. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe kay Mary Grace Segovia. I-search niyo lang po yan. Okay po. Sana po yung nakatulong ako. Nakapagbigay po ako ng ano, sana yung makatulong ako. Sana ay nakapagbigay po ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangongolekta ng coins. Ayan po ang ating epipage ha. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins nating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe. Ayan po, paalala ko lang po ha, search po yung Mary Grace Segovia. Paramihin natin yung kanyang subscriber. Yan. Makakatulong po siya sa atin. Okay po. Bye.